Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa ulit tayo ng sabaw recipe na pang merienda at pang negosyo. Pero bago yan, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please do subscribe and hit the bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video recipe. Tara na, simulan na natin! Let's go! Ito lang po ang ating mga sangkap. Dalawang itlog. Tubig, hindi po natin ito ilalahat. 1/4 cup white sugar. 1 cup all-purpose flour. Ube condensed milk. 6 na piraso ng saging na saba, hinog. Butter. Mantika at barbecue stick. At gagamit din tayo dito ng piping bag with dip. Star po yung gagamitin ko. At gagamit din po ako dito ng katawan ng saging. Pagtutusukan po natin mamaya ng barbecue stick with saba mixture. Or pwede rin tayong gumamit ng styrofoam. Ang una po natin gagawin ay palalambutin natin ang ating saba. Lagyan lamang po natin ng tubig. Yung sakto lamang po hanggang sa maluto ang ating saba. Okay, pakyut muna tayo. At eto na po, after 5 minutes, luto na po ang ating saba. Hanguin na po natin ito. At itapon na po natin ang pinaglagaang tubig nang hindi po ito kumulay sa ating kaserola. After nating lagain ang ating saba, gawin na natin ang ating butter mixture. Ilagay na natin ang tubig. Naka-on na nga po pala ang ating kalan dito. At sunod na nating ilagay ang 1/2 bar ng ating butter. Halu-haluin lamang natin ito hanggang sa bahagyang matunaw ang ating butter. At ilagay na natin ang ating asukal. Haluin ulit hanggang sa matunaw ang ating butter. At isunod na natin ang ating harina. Haluin lamang po ulit. Haluin lamang ng haluin, ng haluin, ng haluin hanggang sa makuha ang smooth texture ng ating mixture. At ito na nga po, smooth na po ang ating mixture. At ngayon, pwede na nating balatan ang ating mga saba. Medyo malamig na po ito kaya pwede na po nating balatan. Ayan, gumamit po ako ng 2 tinidor pagbabalat. At medyo umuusok pa po pala ang ating saging. At ayan po, habang nagbabalat tayo ng saba, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please do subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang mga video recipes. At na ito na po, tapos na po nating balatan ang ating mga saba. Ang susunod po natin gagawin ay hahati-hatiin natin sa 4 ang isang saba. Tapusin lamang po natin. Lagyan po natin ng 2 itlog yung mixture na ginawa natin kanina. 1 at a time lang po ang paglagay ng itlog para mahalo po natin ng mabuti. Madali lamang pong gumawa ng mixture or sa madaling salita is churros mixture. Gagamit na po ako dito ng plastic gloves para mas mahalo ko po ng mabuti. Ayan po, kung nakikita ninyo, smooth na po ang ating mixture. So, pwede na po natin itong ilagay sa ating piping bag. Na ito na po ang ating piping bag. Nabili ko po ito sa mall. Kasama na po itong tip. Marami pong design ang mga tip. Kayo na po ang bahala kung ano ang gusto ninyong gamitin. So, ang gagamitin ko po ditong tip is star. Kumuha po ako dito ng isang tasa or pwede rin naman pong baso ang gamitin ninyo para mas madali po nating maipasok ang mixture. Masyado po ako na-excite. Hindi ko po na ilagay yung tip. Dapat po mauna nating ilagay yung tip sa dulo bago natin lagyan ng mixture ang ating piping bag. Kaya ayan, nagtaktak po tayo and then nilagyan ko po ng tip yung ating dulo ng piping bag. At na ito na nga po, naglalagay na tayo ng mixture sa ating piping bag. Final na po ito. Ready na po para ilagay sa ating saging. Kunin na po natin ang ating pagtutusukan, yung katawan ng saging at saka foam or styrofoam. Maglagay po muna ako ng plastic gloves at tutuhugin na natin ang ating mga saging. Ngayon, lalagyan na po natin ng mixture ang paligid ng ating saging. Dapat po balot na balot ng mixture ang ating mga saging para po maganda ang pagkakaluto ng ating mga saging na saba recipe. Sundan niyo lamang po kung paano ko po nilalagyan ng mixture ang ating mga saging.
Ayan po, napakaganda ng pagkakalagay natin ng mixture. Lalo na po kapag naprito na po natin ito. Napakaganda pong tingnan. At talaga naman pong napakasarap. Itusok po muna natin sa katawan ng saging para po sabay-sabay po natin silang lulutuin mamaya. Ayan, tapusin ko lamang pong lagyan ng mixture ang ating mga saba at magbabalik po tayo. So ayan, magpapainit na po ako ng mantika sa ating pagpiprituhan. Dapat po ang mantika natin is lubog yung kalahati ng ating piprituhin para po maganda ang kanyang pagkakaluto. So hintayin lamang po natin uminit ang mantika at isasalang na po natin ang ating mga saging. Para malaman po natin kung mainit ng mantika, maglagay po tayo ng kaunting mixture. Kapag ito po ay nagbubbles-bubbles na, ibig sabihin mainit na po ang ating mantika. Pwede na po natin isalang ang ating mga saba or saging. Tatlo lamang po ang kasya sa ating pinagprituhan. Hintayin lamang po natin mag-golden brown and then pwede na po nating baliktarin. Ayan, pwede na po nating baliktarin kasi golden brown na po. Binabali-baliktad ko po ang ating saging para hindi po siya masunog. Okay, pwede na po natin itong ahunin kasi po ay golden brown na po. So, siguradong luto na po ito. At na ito na po ang ating first batch of saba. Set aside po muna natin and then magsalang po ulit tayo ng 3 piraso. So na ito na po ang first batch ng ating saba. Hindi na po ako makapaghintay. So lagyan na po natin ng toppings or dip. So ganito lamang po ang paglalagay ng ating ube condensed milk. Okay, tingnan po ninyo, napakaganda po ng ating pagkakalagay at pagkakaluto ng ating saba. At excited na nga po akong tikman, kaya tara, tikman na natin. Crispy po yung ating dough mixture sa labas. Then, sumakto po talaga yung ube condensed milk na toppings natin. Hindi po masyadong matamis yung ating mixture or yung ating dough outsides. Kaya sakto lamang po yung tamis nung saba, tamis nung dough, and then yung condensed milk. 100% napakasarap po ng ating recipe na ito. Kaya ano pa pong hinihintay ninyo? Gumawa na po kayo ng saba recipe na ito. So kung nagustuhan po ninyo ang video recipe na ito, please don't forget to like. At kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, please do subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga video recipe uploads. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw. See you all again next time. Bye! Maraming salamat po!